guys, again, this is your Parak tutorial video. Kung nakikita po ninyo sa aking likuran ay nandito po ako sa aking fishing boat, no, na palugdang, kung saan magkaroon po tayo ng inspection, no, sa fishing nets. So as an owner ng palugdang, we have to consider this as a factor po, kasi pag hindi natin na inspection yung fishing net ay ito yung dahilan kung bakit wala tayong huling isda. So kailangan na from time to time we have to inspect, no, fishing nets, at kung kailangan ay magkakaroon ng pagkumpuni or repair sa fishing nets, no, para hindi masyadong magastos yung expenses ng pagpalit ng fishing nets ng palugdang. So ipakita ko sa inyo guys yung actual na pagkumpuni ng pukot ng palugdang. Tara po.
Guys, no, natapos na natin yung pagkumpuni ng fishing nets. As a boat captain, ano ba talaga yung maramdaman mo kapag bago yung fishing nets? Ba talaga pagbago eh, pag wala tayong walang sira yung kuko, yung isda, hindi dumadaan sa sira. Pero pag may marami ng sira yung kuko, hindi na tayo masyado marami makahuli ng isda dahil sira-sira na po yung kuko. Kailangan, pag may sira na kuko, kailangan kaagad. Gabi na yung lagagal, balita na naman, trabahuin kaagad para pag-aria, makakuli kaagad ng marami. Okay, so at in addition with yung sakripisyo sa laot ay magkaroon ng saysay pag yung fishing net is bago or walang punit, no?